The Supernatural Healing Testimonies. Ko ng Diyos na si Sister Tintinyo na pag-pray nyo daw po sa ospital na hindi makagalaw po ang buong katawan po niya. Yung basag po yung kanyang pelvic bone, marami po siyang mga sakit. Nung mapag-pray nyo po siya, gumaling siya kaagad. Hanggang sa mapag-pray nyo pa siya na nag-birthday siya na may daladalang tungkod. Wala na yung supporter mo. Hanggang ngayon po, kanina may tungkod po siya. Pero ngayon po, lingkod ng Diyos, totally pong pinagaling po siya. Nakakalakad na po siya. So, kailan mo siya binitawan? Kanina lang po, nung nalalangin po kayo. So, kung wala po siya sa Lord, patay na po siya. So, kinalagkan siya ng sasakyan. Yung kanyang pumbag, sumabit po ron sa tagiliran ng salamin ng sasakyan. Eh, lasing po yung driver, foreigner. Eh, nung siya po'y nakaladkad, dahil hawak niya po yung bag, nung tumigil po yung sasakyan, siya po'y humagis pataas. Nag-somersault, dalawa pong ikot sa ere. At nung bumagsak po sa semento po yun, sa Pampanga, dahil nga nasa Lord, ay di naingatan ng Lord, pero putok nga po ito. Almost lamabas po yung buto eh. Dito, pati utak na nga yan, tinahi. So, ilang buwan ka sa ospital? Halos 2 buwan po. Halos 2 buwan. So, dinalo ko po siya doon. Tapos, sabi nga ng doktor, 6 na buwan na pa pong i-rehabilitate yung buto niya. Yung pong 6 na buwan na sinasabi ng doktor, inaayos si Jesus sa loob ng 6 na segundo. So, mabuti po ang Lord. So, harap ka ron, Tintin. Lakasan mo. Sigaw mo sa lahat. Sino nagpagaling sa iyo? Si Jesus. Palakpakan po natin si Jesus. God bless. Usan niyo po ang inyong puso na puno ng pananampalataya at manalangin tayo ng buong puso. Pray this with me. Amang Diyos na mabuti at dakila sa lahat, na nagmamahal sa akin ng pag-ibig na walang kagaya, eto po ako ngayon, nagbabalik loob sa iyo, humingi ng tawad sa lahat ng mga kasalanang nagawa ko mula pagkabata hanggang sa oras na to. Patawad po sa aking mga hinanakit, mga lungkot, tampo, sama ng loob, galit, inggit, pagmumura, pagsisinungaling, pag-aalimura ng kapwa, paninirang puri, at hindi pagpapatawad. Patawad po kung wala akong panahon sa iyo. Patawad kung sa mga albularyo, espiritista, pyramid healer, psychic healer, tarot reader, pengso expert, ako nagtiwala. Mga tao lang ang mga ito, walang kapangyarihan para alamin ang kinabukasan ko. Kaysa magtiwala sa iyo na alam ang kinabukasan ko at may control ng buhay ko at lahat ng tao. Ito po ako ngayon, humingi ng tawad sa akin pong mga pagsuway at nagbabalik loob sa iyo ngayon. Panginoong Hesus, kaisa-isa kong Diyos, Panginoon, nagpagligtas at magagamot ng buhay ko, halika, pumasok ka sa puso ko ngayon. Tinatanggap kita bilang personal kong Diyos, manggagamot, tagapagligtas ng aking buhay. Hugasan mo ako ng iyong banal na dugo. Bigay mo sa akin ang iyong pinakabuhay na siya kong buhay na walang hanggan. Salamat po na dahil sa iyo at sakripisyo sa krus ng Kalbaryo ay naging anak na ako ng Diyos. Mananatili ako sa iyo, mabubuhay sa iyong mga utos, magmamahal sa iyo ng buong katauhan ko, maglilingkod at magpapakatapat hanggang muli kang bumalik. Lahat ng meron ako ay gagamitin ko para sa karangalan mo. Tinanggap ko na po ang kaligtasan. Anak na ako ng Diyos. Malaya na ako. At kung paano mo ako pinatawad, Ama ko, ay papatawarin ko rin ngayon ang mga nagkasala sa akin. Sige po, buksan niyo po ang inyong mga labi. Lahat po ng taong maalala ninyo
na kung saan kayo po'y nagtampot, naghinanakit, sumama ang loob at nagalit, ayaw niyo pong patawarin. Ngayon din po. Sige po. Praise God. Hallelujah to Jesus. Glory to the Son of God. Thank you, Lord. At kung kayo po'y nakapagpatawad na, i-claim niyo na po ang kagalingan, and I will pray today your healing. Dahil ang Panginoon po'y nasa tabi ninyo upang kayo pong lahat ay gamutin at pagalingin at gawing sakdal. Cancer, goiter, allergy, sinusitis, leukemia, myoma, high blood, pagkabulag, pagkapipi, pagkabaog, sakit sa buto, sa bato, sa lapay, sa atay, sa baga, sa bituka, migraine, mataas na blood sugar, high pressure, ear pressure, high blood pressure, I rebuke you, maging normal ka. Bato sa apdo, bato sa lapay, bato sa atay, bato sa bato, malusaw ka. Bukol sa dibdib, cyst, tumor sa lalamunan, sa utak, o namang bahagi ng katawan, mamatay ka, malusaw ka. Lungkot, takot, kalasawaan, kahalayan. Espiritu ka ng galit po, at hindi ka sa Diyos, I rebuke you, go! Iwanan mo silang lahat, wala kang karapatan sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Dinideklara ko silang lahat ay magaling na. Sa sugat ng Panginoon, lahat ay magaling na. Kayong nasa wheelchair, kayong bedridden, nasa ospital, nasa tahanan, bumangon kayo, inuutusan ko ang lahat ng bahagi ng katawan niyo, lumusog, sumigla, mabuhay kayo in Jesus' name. Tumindig kayo, pinagagaling kayo ng Panginoong Jesucristo. That's right, begin to move, rise up and walk in Jesus' name. In Jesus' name. It's done. Huminga na po kayong malalim, gumalaw na kayo, kumilos, yung dating hindi nyo nagagawa, ay gawin nyo na po ngayon. Dahil kayo po ay kanyang pinagaling. Praise God. So God bless you, we love you, we are always praying and fasting for you. At salamat po, lalagin nyo kami sinasama sa pananalang. Again, tell everybody, na sa oras ng Himala, lahat ang dakilang Himala ay nangyari at nagaganap. And the Lord made you whole. Palakpakan natin ang Diyos at ang lahat ay magsabi ng, I am healed, whole, amen and amen.